today's episode, gulay recipe naman tayo. So, gagawa tayo ng lumpiang sariwa. And at the same time, gagawa din tayo ng lumpiang prito or lumpiang gulay. Pero gagamitin natin, hahatiin natin siya. Yung kalahati is lumpiang sariwa and then yung kalahati naman is lumpiang prito. Once mainit na yung pan, lagay natin yung tofu. Dinice ko lang siya or chinap ko lang siya into small pieces para lahat ng sides ng kokwa is napito or malupo. Nagla-light brown na yung mga edges, pwede nyo na siyang baligtarin or para maluto naman yung kabilang side. Nag-brown na ganyan or malutong na yung ating kokwa or tofu, pwede na natin siyang hanguin. Igisa na natin yung ating gulay. So, sautein natin yung onion until it becomes translucent. Maglalagay naman tayo ng garlic. So, since luto na yung garlic natin, saglit lang yan yung gagawin natin pag-igisa. Para lumasa lang siya doon sa ating pinigisa na onion. Pansin nyo habang ginigisa natin siya, nawala na yung kulay red doon sa karne. O yung parang hilaw talaga siya. So, pag ganyan na itsura niya, wala na yung mga traces ng blood doon sa meat. Sabihin, lutok na siya. So, bago natin ilagay yung ating gulay, lalagay lang tayo ng seasoning. So, around 1 to 4 tablespoons. So, any seasoning na gusto nyo. So, yung ginagamit ko is vegeta. Pwede kayong gumamit ng nor cubes or kung ano yung preferred ninyo na seasoning. Then, yung sa gulay, ang paglalagay natin ng gulay, kung ano yung pinakamatagal maluto. So, unahin natin yung kamote. So, yung kamote, after natin mahiwa at mabalatan, i-slice lang natin siya ng maliliit na piraso. So, ilagay lang natin siya. So, cover lang natin for few minutes para maluto ng kaunti yung gulay. So, after a few minutes, lagyan na natin yung cover. Lagyan natin. And then, let's add about half cup ng water. Kamote, medyo na iba yung kulay niya. From ganito, medyo naging light orange na. So, since nagad tayo ng tubig, kayaan lang natin siyang
simmer for a few minutes. So let's cover it again. For a few minutes, yeah, let's simmer na siya. Ganyan, lagay na natin yung Wagyu beans naman. Susunod natin, ilalagay. Wagyu beans. So, lagay na natin yung carrots. Sorry. So, lagay na natin yung carrots. Napakakulay ng ating gulay. Napakulay ang gulay. Ang maganda dito sa recipe nito, hindi naman siya mahirap gawin. Secondly, mura. And most importantly, masustansya. Siyempre, kailangan natin ng gulay sa ating katawan. Lalo ngayon, panahon ng pandemic. So, dapat healthy living. Charot. Healthy living dapat. Kaya, yan. Dagdagan natin ang kain ng gulay. So, yan. Pag nahalo na natin, itakpan lang natin siya hanggang maluto yung ating repollets. Cover. So, ilang-uli natin siya. Para yung nasa ibabaw, maluto naman siya. Nasa ibabaw na ang cabbage. Yun naman yung lalagay natin yung sa pinakailalim. Natin yung ating pork. Then, cover again. Simmer for a few minutes. Yan na yung ating last step para doon sa pag-igisa ng ating gulay. Then, for our next step, gagawa lang tayo ng sauce para sa ating lumpiang sariwa. Or sa ating fresh lumpia. Sa sauce ng ating lumpiang sariwa. Meron ako ditong cooking pot, pero naka-turn off pa po yung heat nito. So, maglalagay tayo ng 1 cup ng water, 1/2 cup ng sugar, brown sugar ko yung ginamit natin, and then, meron tayo dito about 3 tablespoons ng cornstarch. Tunawin lang natin yung cornstarch. Then, mag-a-add tayo ng Worcestershire sauce.
tablespoon. 1 tablespoon ng soy sauce. So, mararamdaman ninyo kapag tunaw na yung sugar. Once tunaw na yung sugar, i-turn on nyo na yung heat para maluto natin yung ating sauce. So, while naka-turn yung heat continuously yung ating pag-i-stir to avoid yung lumps or yung pamumuo noong ating sauce. Para smooth yung consistency ng sauce ng ating lumpia. Habang umiinit yung ating sauce, napapansin nyo nagkakaroon ng changes doon sa color. So, meron siyang mga brown-brown na ganyan, na mas darker. Ibig sabihin yun yung naluluto na na sauce. So, kaya kailangan continuous lang yung pag-stir. And then, hinaan lang natin yung apoy. So, ayan o. Nagpo-form na yung ating sauce. Nagiging thick na siya. And as smooth yung consistency. So, low heat lang siya. Then, continue lang yung pag-stir. Pag ganyan na yung consistency, ibig sabihin, luto na siya. Ayan na yung ating finished product na fresh lumpia. So, nilagay natin yung sauce, then meron tayong chopped na peanuts and minced garlic on top. So, tara! Tikman na natin! Tikman na natin yung ating fresh lumpia. Normally, binabalot nila ito sa lumpia wrapper. Kaya tinawag siya na fresh lumpia. Pero, I prefer na ganito na lang siya. So, parang lumpiang hubad yung tawag nila dito. Yan. Haluin lang natin yung sauce. Maganda ito na pang ulam. Pwede din naman na kainin nyo lang. Nang ganito lang. Kung gusto nyo mag-diet, yan. So, yan. Tikman na natin. Yum. Masarap, malasa, masustansya. So, try nyo na. Masarap siya. Nagko-compliment yung peanut, yung garlic, yung sauce doon sa ginawa natin na fresh lumpia. So, templado at tama lang yung lasa niya. So, I hope masubukan nyo itong recipe na ito. And if you love this recipe, please subscribe to Olay's Kitchen and don't forget to share our videos. And I hope you can follow Olay's Kitchen on Instagram and Facebook. Thanks for watching and see you on the next one. Yum! Bye!